Magandang araw mga kaprobinsya. Ganito ang itsura ng ating mga bougainvillea kapag ka full bloom sila. So napakaganda nila mga kaprobinsya. Tignan natin. Isa sa mga factors kung bakit nagiging blooming ang ating mga bougainvillea ay dahil sa pag-a-apply natin ng mga fertilizer. So ngayong araw na ito, ang tatalakayin natin ay ang pag-a-apply natin ng fertilizer. Ang content na ito ay lagi nating tinatalakay sa ating mga videos, pero sa content natin ngayong araw ay gagawin natin itong simple at madali lang sundan. Sa video na ito mga kaprobinsya ay mag-share lang ako ng dalawang simpleng reminders para sa inyo para madali nyong masundan ang pag-a-apply natin ng fertilizer. Una ay magre-recommend ako ano nga ba ang fertilizer na gagamitin natin na madaling gamitin at madaling sundan. Pangalawa mga kaprobinsya ay kailan tayo mag-a-apply ng fertilizer. Ilang beses ba sa isang buwan? So yun yung makikita ninyo sa video na ito. Kaya tapusin yung panoorin yung video na ito mga kaprobinsya, para mas madali nyong masundan ang paglalagay natin ng mga fertilizers. Sa mga hindi nakapanood sa previous video natin, pwede nyo lang balikan ang ating previous video. Ilalagay ko yung link dito sa ating description box. Ang previous video natin ay tungkol sa pagpili ng mga paso at kung paano nakaka-apekto yung mga paso sa growth stages ng ating mga bougainvillea. Kung bago ka lang sa channel ko, ako nga pala si Daddy Bert at kayo ay nanonood sa Probinsyanong Daddy. Kung gusto nyo yung ganitong klase ng content, ay pakiconsider naman ang pagpindot sa ating subscription button. Pakiclick nyo na rin ang ating notification bell para always na notified kayo at updated every time na mag-upload tayo ng ating mga videos. So, gagawin ulit natin yung video na ito para masagot natin no, yung mga questions ng mga nagko-comment. So, isa sa mga nagpadala ng kanyang mga comments at question ay si Evelyn Remando. Ang kanyang tanong ay, gaano kadalas mag-fertilize ng boogie? Okay, sasagutin natin yan. Another mga kaprobinsya na nag-comment ay, ilang beses ba lalagyan ng fertilizer ang boogie? Once a month ba? O what? Yan, di mo nasabi sa tutorial mo. Ayan, kaya sasagutin natin yan mga kaprobinsya, ano? At kung meron din kayong mga katanungan at mga questions tungkol dito sa ating mga content, ay pwede lang kayong mag-comment o kaya mag-iwan ng inyong mga questions para gagawan din natin ng content at mga kasagutan. Okay mga kaprobinsya, umpisan na natin. Ang unang part ng video natin ay ano nga ba yung fertilizer na gagamitin natin? So, ito na ang ire-recommend ko sa inyo para madali nyong gamitin, no? So, itong ating Yaramila winner na 15920. Okay? So, take note, maraming klase ng Yaramila winner. So, ang pipiliin ninyo ay yung 15920. Okay? So, saan nga ba tayo nakakabili ng Yaramila winner? Okay, pwede tayong makabili sa mga nearest agri-supply, dyan sa lugar ninyo. Check nyo kung meron silang tinitinda, ano? O kung wala naman ay makakabili tayo online. So, check nyo lang sa Shopee kasi doon ako nakakabili, doon sa Shopee. So, mura lang naman, nasa 19 pesos hanggang 25 pesos ang bawat isang pakete. Okay, clarification lang o kaya disclaimer, hindi ko ini-endorse ang Yaramila winner para magkaroon ako ng commission sa mga nagbebenta, ano? So, ito ay based lang sa experience ko. So, sa mga hindi pa nakakakita ng Yaramila winner, so, ganito yung itsura niya. Ayan, kulay blue-green. Ayan.
So, pellet lang siya, no, na kulay blue-green. So, ganito yung itsura. Okay? Okay, mga kaprobinsya, pangalawang reminder. Kailan ba tayo maglalagay ng fertilizer? Okay, hindi na ito una na sinabi ko sa inyo. Ewan ko kung pang ilang video na natin to, no? Pero para sa mga hindi nakaabot sa mga video na yon, so, dito na natin i-explain para madali nyo lang sundan. So, kailan nga ba? So, una, dito tayo. Ayan. So, pagka-ripat natin yung ating bougainvillea sa kanilang paso. So, ayan. Ito yung mga rooted natin noon na bougainvillea. Nilipat natin dito sa ating paso. Okay? Tandaan nyo, no? After 2 weeks na nalipat natin dito sa ating paso. Okay? So, imagine nyo na lang, rooted na binili ninyo, nilipat nyo sa paso. Maghintay kayo ng 2 linggo, doon kayo mag-a-apply. So, doon kasi ay sure na na establish na yung ating bougainvillea tsaka stable na siya. So, doon tayo mag-a-apply. Okay, tandaan nyo yan. So, ito ngayon, mag-a-apply tayo dito sa aking mga bagong bougainvillea. So, ang pag-a-apply lang natin ay, kuha lang tayo ng, ayan, so, 1 teaspoon, okay, sa 1 pot. Yan. So, ilalagay natin dito, ano, sa ating pot. So, tingnan nyo yung pot ko, ito ay balde. Ganito siya kalaki. Okay? So, lalagay natin ngayon, hahatiin natin itong 1 teaspoon, ilalagay natin dun sa dulo, yung isa, dito, sa medyo malayo, tsaka dito sa kabilang dulo din yung 1 kalahati. So, ayan, ilalagay ko ngayon siya dito, sa dulo. Okay, yung kalahati niya. Tapos yung kalahati din ay dito sa kabilang dulo. Ayan. Hindi natin tinutunaw yung ating fertilizer para natural talaga yung kanyang pagka-breakdown. At saka natural din yung pag-consume at pag-absorb ng ating bougainvillea. Pag tinunaw kasi natin yun, may tendency na masyado siyang concentrated at hindi kakayanin ng ating mga bougainvillea. So, mas mainam kapag ka hindi natin tunawin. Okay, so lalagyan ulit natin yung isa. Paano naman kung maliit lang yung pots? Halimbawa, ganito siya kaliit. Okay? So, kung mas maliit siya, ibig sabihin mas maliit din yung lupa. Ayan. Kung maglalagay naman tayo sa mga ganitong kaliit lang na pots, mas mainam kung medyo bawasan natin, no? Ayan. So, siguro nasa kalahati lang ang ilalagay ninyo. So, wag na ninyo masyadong damihan kapag ka mas maliit. Basta't ang importante naman ay ilayo nyo lang dito sa kanyang stems. So, ayan. Dun sa mga malalayong part. Okay? Paano naman kung bumili ka ng bougainvillea, nakalagay na talaga siya sa kanyang pots pero wala pa siyang bulaklak, pwede ka na bang maglagay agad-agad? Okay. So kapag stable naman siya, pwede mo na siyang lagyan. Sundan mo lang yung ginawa natin. So not necessarily na maglagay tayo ng once in every week or once in every month. So wag nating sundin yung ganun. Basta't ang paglalagay lang natin na para hindi masyadong matrabaho at saka madali nyong sundan ay, ayun, before mamulaklak, hintayin nyo na hanggang mamulaklak. So, wag na kayong maglagay ng fertilizer kapag ka nakalagay na kayo, hintayin nyo na lang na mamulaklak na lang siya. Okay? Next, mga kaprobinsya, na paglalagay natin ng fertilizer ay eto. Pagkatapos niyang namulaklak. Ayan, after na mulaklak, nahulog na lahat yung kanyang mga bulaklak. Ayan, kita nyo dito sa ating Mary Palmer, nahulog na yung kanyang mga bulaklak. So, ang gawin nyo lang, so tanggalin nyo lang itong mga ganito. Ayan, tsaka natin siya lalagyan ng fertilizer ulit. So, yun na yung pangalawang paglalagay natin ng fertilizer, pagkatapos niyang namulaklak. So, the same, ano, lalagyan natin ito. Since malaki naman na siya, maglalagay ulit ako ng... Ayan, 1 teaspoon ulit, puno, ano? So, ilalagay ulit natin dito sa malayo, tsaka dito sa malayo din, okay? So, yun yung pangalawa natin, pagkatapos siyang mamulaklak. Hindi nyo talaga kailangan magbilang ng 1 buwan o 1 linggo bago maglagay kayo ng fertilizer. 2 lang yung tatandaan ninyo
bago siya mamulaklak. Kapag ka nakalagay na kayo, hintayin nyo lang hanggang mamulaklak. Then, after ulit niya mamulaklak, nahulog lahat yung mga bulaklak niya, tsaka kayo ulit maglalagay para mas mabilis ang pag-recover niya at pamumulaklak niya muli. Okay? Okay mga kaprobinsya, sana nasundan ninyo yung ating pinakasimpleng tips at saka reminder sa paglalagay natin ng fertilizer para sa ating mga bougainvillea. At syempre, pagkatapos natin siyang lagyan ng fertilizer ay didiligan natin. So, konti lang ang pangdidilig natin. Huwag masyadong marami. I-maintain lang natin ang moisture at saka water level ng ating lupa.